Ika-26 ng Enero, ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumayo siya pa Galilea. Hindi siya tumigil sa Nazaret kundi sa Capernaum na nirahan sa may baybayin ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ni Propeta Isaías, "Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Jordan. Pakinggan ako, Galileyang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan." At magmula noon, sinimulang ipahayag ni Jesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay. Lumapit na nga ang kaharian ng langit. Sa paglalakad ni Jesus sa pampanglawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon na tinawag na Pedro at Andres na naghahagis ng mga lambat dahil mga mangingisda sila. Sinabi niya sa kanila, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ng kanilang amang si Zebedeo at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka nila at ang kanilang ama at nagsimulang sumunod sa kanya. Nagsimulang maglibot si Jesus sa buong Galilea. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ipinahayag ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tinatawag maging ang mga simple. Hindi siya tumigil sa Nazaret, kundi sa Capernaum na nirahan, sa may baybayin ng lawa ng Galilea, sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Ibinabalik tayo ng Ebanghelyo sa lupain ng Zabulon at Neftali na nabanggit sa aklat ni Propeta Isaías bilang bayan kung saan sisikat ang liwanag. Pinili ni Jesus na manirahan sa teritoryong ito upang tuparin ang pangakong binitiwan ng propeta sa mga taong matagal nang nalugmok sa kadiliman. Sisikat ang liwanag sa mga nasa anino ng kadiliman. Payak ang bayan ng Capernaum kung ikukumpara sa bayan ng Jerusalem. Payak din ang mga taong naninirahan dito. Nakaramihan ay mga mangingisda dahil malapit ito sa lawa ng Galilea. Ngunit dito sa maliit na bayan ng Capernaum, sinimulan ni Jesus ang kanyang misyon. Dito rin siya humirang ng mga unang mga alagad, ang magkakapatid na Simon Pedro at Andres at Jaime at Juan. Sa ginawa ni Jesus, ipinapahayag na niya ang misteryo ng kaharian ng Diyos. Nagsisimula ang kaharian ng Diyos sa maliit. Unang hinirang dito ang mga payak at sila ang ginagamit ng Diyos upang ang mabuting balita ay mahayag sa lahat. Tinatawag ang bawat isa sa atin na maging alagad ni Jesus. Madalas, tumatanggi tayo dahil mababa ang tingin natin sa ating mga sarili. Alam natin na kulang ang ating kakayahan at hindi sapat ang ating kaalaman. Tulad ng mga unang alagad, huwag sana tayong mag-alinlangan. Agad nating iwanan ang ating mga lambat at sumunod sa Kanya. Huwag hayaang maging hadlang ang ating pagiging mahina sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Ang humirang sa atin ang siyang magbibigay ng lakas sa atin.